Hello everyone, welcome to Grandma's Love. Magluluto tayo ngayon ng ginisang munggo. Samahan niyo ako mga ka-grandma. Narito po ang mga ingredients ng ating ginisang munggo. Meron po tayong munggo, malunggay. Wala po kaming nabiling dahon ng ampalaya kaya malunggay na lang ang aking ilalagay. And sa pangsahog naman po, meron po tayong shrimp, smoked fish, and pork cracklings. At syempre meron tayong onion, garlic, tomato, salt, and cooking oil. Tara, umpisahan na natin ang pagluluto ng ginisang munggo. Ilalaga muna natin mga ka-grandma ang ating munggo. Set lang natin sa 1,200. Ilaga po natin siya hanggang sa lumambot. Ayan, malambot na ito. Pwede na natin itong igisa. Meron akong konting baboy sa ref, mga ka-grandma. Isinama ko na sa aking paglalaga ng munggo. Sinama ko na at gagawin din natin sahog. Dagdag sa sahog, mga ka-grandma. Ngayon, mag-isa naman tayo, mga ka-grandma. Mag-isa na natin ang nilagang munggo. Natin ang onion. Sunod naman po natin ang garlic. Simpleng ulam, munggo lang po muna tayo, munggo-munggo. Tipid-tipid lang muna. Minsan po kapag nagluluto ako ng munggo, hindi ko na ginigisa. Nilalagay ko na lang doon sa nilagang munggo yung mga sahog, yung mga ingredients, yung iba ingredients. Lagay naman natin ang kamatis. Lutuin muna natin yung kamatis bago natin ilagay yung sahog. Lagay na po natin ang shrimp. And smoked fish. Pagsabay-sabayin na po natin yung mga sahog. Yan, sahog pa lang. Ulam na. Bango. Then, ilagay na po natin ang nilagang munggo. Dahan-dahan, baka po tayo ay matansikan. Ngayon naman po, lalagyan natin ng asin. Salt to taste. Na natin mga ka-grandma and lutuin muna natin yung kanyang sahog. Babalikan po natin maya-maya. Ngayon, ilagay naman po natin ang pork cracklings. Huwag po natin ibubuhos lahat kasi meron po siyang mga asin-asin yung alat po yan. Po natin ang malunggay. At F na po natin ang kalan. Yan, maluluto na lang po yan sa init ng sabaw.
Ready to serve. O, eto na nga mga ka-grandma, ang aking ginisang munggo. Kainan na.